Sa sinasabi ko na para hindi kayo mahihirapan sa paglalagay ng spandrel, mga kamasao, makikita nyo to. Itong portion na to, ayan. Ito na yung kakapitan ng spandrel natin. Kung saan itong portion na to, ito na yung nakakapit dito sa may fascia board natin. Ayan. So ganyan siya. Bali maglalakyan na ganyan. Kung saan saktong 2 inches to, mga kamasao, nakaganyan na yan. Nakalak na at nakakapit dito. So ibig sabihin, itong laylayan na to, itong portion na to, yan na yung kakapitan ng spandrel natin. So hindi ka na mahihirapan sa pagre-rebits, mga kamasta, no? Yung pagpopwesto. Kasi yung iba kasi nagkakaroon talaga ng problema. Ginagawa nila, dito na nila kinakapit yung spandrel. So hindi siya maganda tingnan. At medyo talaga mahihirapan yung installer kung ganun yung gagawin natin. Hey, what's up mga kamasta? Magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. So narito tayo ngayon sa project natin dito sa Bangar, Solano, Nueva Vizcaya. Kung saan bibigyan ko kayo ng konting idea, konting tips sa ating paglalagay nga ng fascia cover, mga kamasta, no? At kung ano nga ba yung mga importansya ng paglalagay natin ng fascia cover. At the same time, kung ano yung mga materials na kakailangan natin bago tayo mag-spandrel. So let's go! Ayan mga kamasta, no? Ayan. At medyo makulimlim na naman ng umaga. At ito yung kalaban namin ngayon, kung saan hindi kami makapagpintura, hindi rin kami makapag start ng o kaya hindi kami makapag dire-diretso ng paggawa. So ito yung number one na kalaban namin ngayon, yung tag-ulan, mga kamasta, no? So dito ongoing yung paglalagay natin ng fascia cover. At doon yung nilalagyan, mga kamasta, bali natapos na itong paglalagay natin ng fascia board. Ayan, no? So yung 2x10 na yan. So gusto nyo mapanood yung vlog natin nung paglalagay natin ng fascia board, nandito yung thumbnail niya at ilalagay natin sa description yung kanyang link. So dito ngayon, mga kamasta, nagpre-prepare na rin kami sa pagpipintura ng bubong, kung saan yung primer natin, mga kamasta, ibubuga natin yan, o yung tinatawag na i-spray natin, mga kamasta, no? Para yung primer natin mas kalat na kalat siya. So bago tayo magpintura nung para sa roof guard niya, pra-primer muna natin yan lahat para mas kapit na kapit yung pintura na gagamitin natin. So ito yung isa sa mga kailangan natin gawin bago tayo mag roof guard. Kasi yung iba, mga kamasta, hindi nila nilalagyan ng primer, kung saan dinadirect na lang nila. So sa atin naman, hindi ko pre-prefer o kaya hindi ko pinapayagan na pagka nag roof guard tayo ay hindi natin siya pre-primeran. So kung makikita nyo, ayan, nililinisan na lang ni Jojo para ma-primeran na natin yan. So gamit yung spray gun tsaka yung compressor, ibubuga natin yan, mga kamasta, no? So dito naman sa portion na to, ito na yung pinapalitan ko ng tubular o kaya yung sa may trusses niya, mga kamasta, no? Bali ito kasi kahoy yung nasira, ayan. Sino yung kahoy na yan? Wala nang laman yan. Ngayon, pinatabihan na lang namin para yung tubular na lang ilalagay. Kasi hindi namin maalis, mga kamasta. So sabi ko, wag mo nang alisin. Baling gagawin na lang natin yan. Tatabihan na lang natin yan. Tapos nilak na natin yan, mga kamasta, no? Ayan, tingnan nyo. So, may mga nakakapit yan. Tapos yun, kinapit na rin natin siya sa bakal kung saan nakakapit sa biga. Ayan, okay na. Ngayon, ito yung ginawa natin dyan na paglalagay ng fascia board. So ngayon, naglalagay kami ng fascia cover, mga kamasta. Ito. Ayan. So yung fascia cover na yan, yun yung magsisilbing kakapitan ng ating spandrel. Bali, yung paglalagay kasi ng mga kamasta, napaka-importante nyan. Na dapat malagyan natin ng fascia cover. Kasi yung itsura o kaya yung mga nilalagay natin na spandrel, gutter, mga kamasta, number one yan, na dapat maganda rin at presentable na tinatawag. Kasi yung fascia cover na yan, yun yung magsisilbing kumbaga yung nasa laylayan niya, mga kamasta, no? Kasi kung makikita nyo dito sa portion na to, ito yung hindi nila nilagyan ng fascia cover. Ito yung portion na to, bali ito nadat na natin na ganyan, mga kamasta, no? Ito. And so walang fascia cover yan. Makikita nyo, dumiretso lang siya doon sa may fascia board, itong gutter niya.
So dapat yan may fascia cover yan para mas maganda siya tingnan. At the same time, hindi tayo mahihirapan sa paglalagay ng spandrel. Kasi yung fascia cover na yan, may sealed na siya na pintura kung saan hindi siya basta kinakalawang. Kasi kagaya na ito, yung fascia board na to, kinakalawang siya mga kamusta. Kahit na sabihin na natin na na-primeran na yan, hindi siya sealed kasi gawa nga nang wala siyang fascia cover. So tingnan natin yung fascia cover na ginagamit namin, kung saan yung kapal na ito mga kamusta ay 0.4 lang. Pero saktong sakto na yun sa paglalagay natin ng fascia cover, yung kapal niya na yun mga kamusta, no? Gamit din yung mga blind rivets natin, kinakapit din natin yan. Ayan. So halos lahat yan mga kamusta, no? Nandito. So ito yung pinangkakat namin. So dapat yan eskwalado kumbaga. So halos lahat yan mga kamusta, malalagyan natin yan ng fascia cover. Kasi dito sa portion na to, ito ayos na. Bali naka-prepare na yan. Ayan. Bali ang mauuna talaga yung paglalagay ng fascia board, then susunod yung fascia cover, then yung gutter na yung susunod dyan mga kamusta, no? Then after that, pagkatapos ng paglalagay ng gutter, ilalagay na rin natin yung spandrel. So sa spandrel, may mga tutorial tayo dati, pero magkakaroon tayo ng panibagong tutorial para magkaroon din ng idea yung mga viewers natin, mga supporters natin, at sa mga gustong matuto mga kamusta. Ayan, so ito lalagyan natin to buo. Kung makikita nyo, itong binakbak natin dati, dyan din yung lalagyan natin ng spandrel. Sa sinasabi ko na para hindi kayo mahihirapan sa paglalagay ng spandrel mga kamusta, kung makikita nyo to, itong portion na to, ayan. Ito na yung kakapitan ng spandrel natin. Kung saan itong portion na to, ito na yung nakakapit dito sa may fascia board natin. Ayan. So ganyan siya. Bali maglalak yan na ganyan. Kung saan saktong 2 inches to mga kamusta, nakaganyan na yan. Nakalak na at nakakapit dito. So ibig sabihin, itong laylayan na to, itong portion na to, yan na yung kakapitan ng spandrel natin. So hindi ka na mahihirapan sa pagre-rebits mga kamusta, no? Yung pagpopwesto. Kasi yung iba kasi nagkakaroon talaga ng problema, ginagawa nila, dito na nila kinakapit yung spandrel, so hindi siya maganda tingnan. At medyo talaga mahihirapan yung installer kung saan, kung ganun yung gagawin natin. So lahat yan mga kamusta, makalalagyan yan buo. Yung dun sa likod, bago tayo maglagay ng gutter, ito si spandrel. Tapos sa pintura naman natin mga kamusta, ito na nga siya. Ngayon magkakaroon na lang tayo ng baseline. Kasi ang gusto ni Madam, malalagyan daw natin ng white dun sa baba. Idadark natin onte. Hindi siya yung pure white. Kung ano yung magiging kulay natin dito sa may ito, poste, yun na rin magiging kulay natin doon mga kamusta, no? Kasi itong poste natin, medyo gray yan. Kung saan, hindi naman siya yung totally gray. Pero yung kumbaga may halong black tsaka rose na lang. Kasi alam nyo naman sa baba, pagka ganyan na sa baba, medyo dumihin mga kamusta, no? So gusto ko medyo dark din onte. So yan, may baseline yan na kung saan 4 inches yung baseline na ilalagay natin dyan. Buo yan hanggang doon. Palibot niya kung saan yung portion na marerepaint lang. Tapos mamaya ito, ayusin na rin natin itong electrical na ito mga kamusta. Doon na magiging entrada niya. Para walang nakalawit dito sa harapan. Pati itong linya ng converge, ano, ayusin na rin yan. Pinapaayos ko na lang yung mga biga para pag naglagay tayo ng end moldings para dun sa spandrel natin ay wala nang problema. So sana hindi umulan kaagad mga kamusta, kasi kahapon half day lang sila eh, gawa nga nung ulan ng ulan. Kasi sa taas din nagpipintura na rin sila. Sana hindi umulan. Richard, oh. Kung nakapapaa ka, ay, sineras pala. May
dito mga kamasa, yan, pinapayos ko na rin yung electrical natin. Ayan. Para walang nakalitaw. Kasi dati naka-molding siya. Ngayon ipapalubog natin para kumaga malinis na malinis, para walang problema. So grinderin muna niya yan, tapos jackhammerin niya para hindi sayang yung pintura mga kamasa. So yung gagamitin natin na pintura doon, red oxide mga kamasa. Ito pwedeng yung ibuga basta ba malabnow yung pagtitimpla. Ayan ah. So yung red oxide na yan yung gagamitin natin pang primer sa bubong. So yung timplahan niyan, mas marami lang yung thinner mga kamasta, no. Pero wag niyo lang ganong ibabad yung pagbuga kasi sigurado tutulo yan. Pero kagandahan naman yan, elevated naman, so minsan lang yung tulo niyan mga kamasta kung sakali. Ayan si Paring JR, yung lead man natin dito ng painting work. So siya na yung magpipintura niyan. Ang bagong hari daw ng Alan Builders. So ang unahin nila dito sa portion na to. So halos sabay-sabay silang gumagawa ngayon. May gumagawa dito sa may pader natin, gumagawa sa bubong, tapos may gumagawa na rin sa paglalagay ng fascia cover, tapos yung electrician natin mga kamasta, no? Bali yun, inaayos pa lang yung bubong natin doon at yung pag-ayos nga natin ng tubular. So ayan mga kamasta, no? Ayan, nakapagsimula na nga si JR. So makikita nyo yan, malapad na malapad lang yung pagbubuga para hindi agad-agad kaya hindi siya mamumuo para hindi tutuloy yung pagbubuga. Dire-diretso lang yan hanggang dun sa likod mga kamusta, no? Hopefully maganda yung araw, so dire-diretso yan yung pagbubuga natin ng primer mga kamusta. Kasi ang ginagawa muna namin dyan, mauna muna yung primer talaga bago tayo magkulay para minsanan. So ayan mga kamasta, no, yan na rin yung update natin ngayong araw na to. At abangan natin mga kamasta yung pagkukulay nga natin dyan, tapos yung paglalagay natin yung spandrel dyan. So ayan mga kamasta, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Bye!